Magandang araw at magandang buhay dyan mga Corp. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So syempre nandito tayo ngayon sa Maris Bike Shop. Dito yan sa Malinta, Valenzuela City. Ayan, so magpapike check dito tayo mga Corp ng isang built bikes. Ayan, Totem Musketeer. So Musketeer, tatlo yata kasya dito. Ano? Ayan, no? So titingnan natin kung sulit ba sa presyo ang mga pyesa na makikita natin dito sa Totem Musketeer. Ayan. So sa bago ko simulan ang pagbabike check mga Herb, gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan. So ano pang hinihintay natin mga Herb? Bike checkin na natin itong Totem Musketeer. So ayan na mga Herb, huwag na natin patagalin ito. Gustong-gusto ko nang tingnan ang pyesa nitong Totem Musketeer. So, siyempre, sisimulan natin ang pagbabike check sa kanyang timbang. So, tumitimbang ito ng 15 kilogram. Sakto 15 kilogram mga Curb. Para sa isang 27.5. Ayan. At ang pintura naman ito, glossy red mga Curb. Hindi siya smooth welding. Ayan, kung makikita nyo. Ang seat tube niya ay 16 inches. Isa lang ang masasabi ko sa frame niya mga Curb. Medyo nahahabaan ako sa top tube niya. Ayan. Medyo nahahabaan talaga ako. So pag tinignan natin sa malayo, oh, tingnan nyo. Oh. So medyo may kahabaan itong top tube. Yan, oh. So pansin ko lang yan mga Curb, di ba? So ang mga nakikita natin black dyan ay mga pintura. Naka-top coat. So Totem dito. Mountain Peak Drive System. Musketeer dito sa may bandang taas. Designed by Totem Innovative Team. Mga lining na red, lining na black, nabaligtad din, no? Dito may uod na pagkaka-welding, dito may pagkaka-welding pa rin, at syempre may bridge dito, at may bridge doon. So, sa seat stay at chain stay. At may nakalagay dito, quality control system. Syempre, dadaan muna sa quality control yan bago mapunta sa market. Ayan. O, di ba? Ang chainstay na, ang sistay natin may nakalagay na Musketeer pa rin. Ayan. Mabilog to, mabilog. Then dito, malapad na siya. Pagdating naman dito, mga Curb, ang, ano rito, ang luwag. Ayan, pababa kasi yung kanyang chainstay dito. At dito, dumaan yung kable ng RD. Ayan. So, internal cabling tayo, isa rito. And then, dalawa rito. Ayan. So, kung pinasok dito, dito lumabas. So, dalawa. Isang pares sa isang single. Muntik pang maging ano, no? Love triangle. Di ba? At meron siyempre nalagyanan niya ng water bottle cage. So, don't worry. Be happy, mga Curb. Kasi meron niyang freebies na water bottle. Ayan, marami pang freebies siya. Mamaya, sasabihin natin, mga Curb. Ang ganda nung ano rito, cable clamp. Nakatornilyo siya mga Curbo, hindi siya matatanggal. Ayan, Sport Performance made from aluminum 6061 ang ating frame. Panalo mga Curb. At ang ating head tube ay straight. Unat na unat yan. 120 mm ang haba na merong logo dito ng Totem. Hindi ko malaman kung agila ba to o kutsilyo ba to. Ayan, pa-comment naman ako mga Curb. Yan o, ang ganda ng ating frame mga Curb. Meron pa sila rito mga available na kulay. Ayan. So sa ano natin ay red. At medyo pa-bend dito mga Curb. Dito yung down tube niya. And pa-square ang ating down tube. At dito tayo ngayon sa kanya suspension fork. Ang suspension fork niya mga Curb ay coil type na may manual lockout dito. At preload sa kabila. Yan. At ang steerer tube niya mga Curb ay straight din mga Curb. Straight ang steerer tube, syempre straight din ang headset. So hindi mo to pwedeng salpakan ng tapered. Ayan, oh. Syempre alloy ang crown, baka lang arc, baka lang lower na may sticker na Totem. Yung stanchion niya mga Curb 110 mm ang travel. So binilang ko 'yan. Wala siyang rubber para sa sag. Ayan, walang nakalagay na rubber. Pero pwede kayo mag-DIY. Ayan, maraming pwedeng DIY. Isa na yung
cable tie. So ilalagay niyo dito. Yan. At syempre, dito tayo sa hubs. Ang hubs niya, ayan, medyo uminit na, tiis ganda tayo mga ka-erp. Di ba? Sheng Feng. Sheng Feng ang hub, Shang Xing Xing Xiong Xiong, alloy yan. Ball bearing type, kitang-kita natin mga ka-erp, walang daya. Kitang-kita. Ayan, ball bearing pa yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Parang ang dami ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36 holes ang ating bakal na spokes. Double wall alloy na rims. Na 29er pala ito mga ka-erp. Ayan. Again, 29er yung nasa harapan natin. Meron din namang available to na 27.5 kung hindi ako nagkakamali. Nabanggit ko kasi kanina mga ka-erp, 27.5. So katanggap-tanggap na yung mga ka-erp yung 15 kilogram. Para dito sa mountain bike na to. Kasi 29 pala to. Ayan. O, di ba? Tapos, double wall alloy yan mga ka-erp. Nawala na tayo. Ang gulong niya, wala ako nakikita ang tatak mga ka-erp. Pero ang size niyan ay 29 by 2.10. Na ang nubs niya ay para sa akin ay nasa medium size. Yung nubs niya. Hindi siya ganun kalaki. Hindi rin siya ganun kaliit. At dito sa kabila, ganun pa rin. Tingnan natin yung kanyang hubs. Sheng Feng pa rin. Sheng Feng. Sheng Feng ba? Sheng Feng. Tingnan natin uli. Asan na? Yun, Sheng Feng pala. Sheng Feng. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes. Isa sa dahilan kung ba't bumigat din ito. Dahil 36 yung kanyang spokes. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims na may sticker na totem. Ayan. At gulong na 29 by 2.10. Oh, ang ganda nito. Tingnan natin kanyang ano. Uy, ang smooth. Ang tahimik nito mga ka-erp. Oh, makakatulog ako. Ang tahimik talaga. Tingnan natin tatak. Sugek. Sugek ang cogs niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Speed. Kulay itim. So, hindi ka na mahihirapang linisin nito kasi kulay itim na siya. Hindi kagaya nung silver, medyo dumihin siya. Ayan. Uy, panalo. Naka-alibyo. Shimano, alibyo tayo. Oh, plastic ang tension pulley. Plastic ang guide pulley. So, standard size. Ayan. At ang kadena natin ay medyo black ng konti tapos gold. Ang tatak niya, Tech PWR. Ito, may langis-langis pa. So, halatang bagong-bago. At ang crank set natin ay Pro Wheel, square tapered. Sa 170mm ang kanyang crank arm made of alloy. Tapos yung chainring natin mga ka-erp ay tatlo. So, non-removable to mga ka-erp. Naka-rivet yan. Pero may napanood ako sa YouTube, binarena para matanggal yung dalawa. Ayan, bakal yan mga ka-erp. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-erp, 24, 34, 42 teeth yung chainring niyan. At ang ating FD ay Shimano Altus na clamp type, down pull. Ayan mga ka-erp, nandito yung kable sa ilalim. So down pull yan. Original to mga ka-erp, may sticker eh. So ito yung tinitingnan ko sa FD para malaman kung original o fake. Ayan, may nabili kasi ako. Walang sticker eh. Ayan. At syempre, ang crank, nabubulol tayo. Ang ating seat post ay made from alloy din, mga ka-erp. Ayan, ang init, you know. Tapos, biglang sumigat yung araw, you know. Made of alloy din ang ating seat post. Single bolt lang yan. 27.2 ang taba. 350mm ang haba. May setback yan. Tapos, ang ating upuan totem na merong kanal. So, dyan dadalo yung ihi mo. At dyan na rin dadaloy or sisingaw ang utot mo. Yan, medyo matulis ito mga ka-erp. Makakatusok ng puwit to. Ayan, manipis yung foam na matigas. Ayan o, tigas talaga siya man. Medyo may kalaparan ng konti yung ating upuan. At ang ating stem, totem. Ito, baliktaran ang ating stem. Pwedeng positive, pwedeng negative pa rin yung pagbalik-baliktaran niya. 60mm ang haba, made of alloy yan. Spacer natin ay tatlong 10mm. Ang ating dust cap ay plastic. So, nasa 10 or 15 millimeter din ang taas nito. So, madami kayong option. Kaya, alloy ang ating top cap. Ayan. At syempre, ang ating stem ay low rise, made by Totem.
aluminum alloy din yan na 720 millimeter ang haba. Ayan. At ang grip natin mga ka-erp, gomang goma. Ayan, medyo may katigasan ng konti. At naka-hydraulic disc brake na tayo na ang caliper ay Logan. So, Prenotony Wolverine. Ayan, ang ganda. Oh. At syempre, alibyo dito, alibyo din doon. So, 3-speed and 9-speed. So, sigurado ako push and pull to. Ayan mga ka-erp. Basta Shimano, push and pull yon yung kanyang shifter. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Yung caliper niya sa harap, mga ka-erp, IS mount na may 160 mm na rotor. Hindi mo mababaklas yung brake pad. Ayan. So, kailangan tanggalin mo lahat para makuha yung brake pad. So, Logan yan. Yan. Preno yan ni Wolverine. At sa likod, ayan, sa likod naman naka-post mount. So, ang daling baklasin ito, hindi nakatama kasi yung seat stay dito sa tornilyo ng ating caliper. Ayan. At 160 mm na rotor sa likod. Ang ganda. At ito yung kabilang side ng ating crank arm. Napaka-smooth talaga ng ikot ng ating crankset, mga carpo. Square tapered. So, palagay ko, mga carpo, wala na ako nakalimutan. Panalo to, mga carpo. So, liyapan uli natin. So, mga carpo, ayan ang ating bike check video ng Totem Mas Kitir. Siyempre, dito yan sa Madis Bike Shop. So, ang price nito mga ka-erp ay 11,900 pesos sa cash and 3,600 pesos down payment naman yan sa home credit. So, meron pa pala sila rito black color. Pero meron din sila rito na black and yellow saka red and black. So marami silang pwedeng pagpilian dyan, no? Kapakadami. O, tumatanggap sila rito mga ka-erp ng credit card, home credit, at GCash. So ito yung freebies. Meron tayong helmet, ayan, water bottle cage, saka jersey. Ayan, wala yung jersey. Pero merong freebies yan na jersey mga ka-erp. So ilalagay ko na lang sa description yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Map para sa mga gustong mag-avail ng Totem Musketeer dito sa Madis Bike Shop. So hanggang dito na lang mga ka-erp. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye.